So, hello mga paps, no? Ngayong araw, i-discuss ko yung wiring diagram ng liquid crystal digital speedometer. Ano siya? Digital siya. Maganda yung ano niya, yung compact display niya. So, tinesting ko na to. Okay na okay naman siya. Meron siyang digital oil sensor, tsaka RPM, the same time yung kanyang yung ilaw dito pag natakbo. So, ngayon, tuturo ko lang kung ano yung mga naging wiring connection ko rito, no? So, ito yon. Papaliwanag ko lang po, no? Bali, sa Lazada kasi, sa Lazada ko to in order. Ang nangyari, nagbasa muna ako ng comment. So, nakita ko. Yung iba, wala daw manual. So, yung iba, nakapag-tap naman sila ng maayos. So, sinubukan ko rin. So, kumuha ko. 1.9 yata to. Sabihin na natin 2,000. Yun lang. So, ito. Sabi kasi, sa comment doon, sa Lazada, baliktad daw, hindi daw mapailaw. Ngayon, tignan ko, ito lang naman yung connection niya. Bali, ito guys, pinutol ko na siya. Tatlo. Ito. Ito yung sa sensor ng speedometer, yung may magnet, at ito yung sa gearing connection, yung anim na socket. Bali, ito, pinutol ko na yung ito. Kasi ikakabit ko siya sa SSX200. So, pares kasi silang male dun sa pagkaisasaksak mo na siya, pares silang female, yung male. Kaya pinutol ko na siya. E bali, ito yung stack nung SSX ko. Bali, dito ko siya, dito kasi manggagaling yan mga paps. Ito. So, kinuha ko lang yung socket niya. Tapos, ililipat ko siya dito. Kaya, kinat ko siya. Bali, ito, tatanggalin ko. Bali, ito, sabihin ko sa inyo yung wiring, no? Punta muna tayo sa stop. Bali, dito sa stop, ang connection niya ay 7. Ito, 7. Ang negative is yung green, positive is yung black, yung blue ay high beam. Ito guys, itong brown na to, solid brown, more kayo manggi, ito yung connection ng panel. Kapag kung saan, pagka madilim na, hindi mo makita yung panel gauge mo, manggagaling ito sa throttle handle mo, yung switch niya doon na pagka madilim na, switch mo lang siya. Ito yung connection niya. So, ito, tinanggal ko muna kasi hindi ko naman siya magagamit. Ito lang ang kailangan ko. Blue is signal light, orange is signal light. Nandiyan sa dalawang yun yung left and right. Yan lang po. Basta ito, tatandaan nyo, itong black is red positive. So, punta tayo sa connection ng ang liquid crystal panel, digital panel, yung Ducati type na sinasabi nila. Bali, ito, ganun din naman, same procedure. Ito po, itong green, same negative. Negative din po to sa China. Ang positive nila ay itong kulay black. Baka nagtataka kayo bakit kulay black, no? Baka mamaya akalain nyo negative. Pero positive po ito. Same lang sila sa connection ng SSX na ang black ay positive. Yung manggagaling sa ignition switch. Bali, yan po. Ito po ay
Sa orange is same na sila, signal light. Sa light blue, signal light din. Bali, yan, itong dalawang to, hiwalay na agad. Tapos itong... itong blue is sa high beam. High beam po to. Yung ito po, itong red is sa... ito, may buti na lang may pattern ako ginawa. So, sisend ko sa inyo mamaya, guys. Bali ito. Yung solid red is... yung solid red is connection sa battery, which is para magkaroon siya ng stable na bat connection doon sa digital display para yung oras niya hindi mababago. Ito kailangan naka ano lang siya. Hindi siya magsi-switch, guys. Hindi siya mag-on, pero ito yung pinaka source ng ano niya. Doon sa clock para gumana na maayos kahit nakapatay yung ignition o yung panel, at least may connection siya tong black na itong solid red na to. Tapos itong white black naman ay itong red black pala. Itong red black, sorry guys. Itong red black is sa RPM. Kung tandaan nyo ha, red black is sa RPM. RPM yan guys, para gumana yung RPM nyo. Tapos sa may itong brown red isa ka kill switch engine to sa display ng digital liquids ano speedometer. Itong brown red isa engine kill switch. Yan, baliktad. Kill switch engine yan. Tapos ang connection ng fuel isa white blue ito po. Itong white blue na po. Itong white blue na to. White blue. Yan. Bali ito kasi yun. Ito yung dati niya, pinutol ko lang. Ito. Ayan. Yun lang naman guys. Yun lang yung pagkakaiba nung ano. Ito kasi, tines ko na siya. Pares na pares sila ng ano. Yung isang socket lang na hindi. Kasi pares silang male. Ito. Yan. Ito. Sa gearing connection, yung kulay... sasalpak nyo lang naman siya, pero kung gusto nyo ano, sabihin ko na rin. Itong kulay green-red is, which is neutral. First gear is pink. Second gear is yung red-blue. Ayan. Itong red-blue. Ito. Dito. Sa ano na to? Second gear yan, boss. Tapos yung black green dito sa baba to. Ito ay third gear. Tapos yung yellow red ay fourth gear. Tapos yung yellow white yung fifth gear. So kung nagtataka kayo bakit wala yung pang sixth gear no. Ito kasi pang universal ano lang siya. Bali, nakahiwalay po siya. Ito po yun. Kung bibili kayo, makikita nyo may nakahiwalay agad na tatlo. So, ito yung 6 gear niya. Sure po ito. Itong white, green. Kasi tines ko na siya. So, mamaya, sasalpak ko. Malalaman nyo na lang kung totoo o hindi. No? Ito. Bali, nagtataka kayo bakit nakahiwalay itong tatlong to. May gamit din po ito. No? Nandito po yung... ito yung 6 gear at ito yung sa temperature oil and water temperature itong sensor kung ano to papunta sa sensor. So ito tinest ko siya, wala naman siyang connection, hindi ko alam kung para saan to, pero itinabi ko lang kasi alam ko may gamit din to eh. Bali lahat ito napailaw ko na, kumana naman. So ito hindi ko alam kung para saan. Pero isa lang yung alam kong hindi umilaw, yung abs connection. Since yung motor ko wala namang abs, no. Ito. Kaya tinabi ko lang. Bali, yun lang guys. I-send ko mamaya kung paano yung mga picture ng ano, bali ito. Ayan. And guys, yan.
Tapos ito sa gearing connection. Simple lang siya, guys. Tapos, kung gusto niyo makita, switch natin para makita niyo yung panel, no. Switch lang natin. Bali ito, dito to. Hanapin lang natin yung black and green connection. Bali ito, guys, no? Pasensya na, no? Bali ito. Ayan, yun natin. Ayan. Bali yan. Power niya. Red is negative, black is positive. Ayan. Para magkaroon lang tayo ng idea, no? Ayan. Mamaya isasalpak po natin siya. Bali, isisend ko na lang din po sa inyo yung picture ng diagram. Bali, pinaliwanag ko din naman. Basta tandaan nyo lang po. Ulit-ulitin nyo lang po itong video na to para makuha nyo. Salamat po. Bali, dito ko po siya isasalpak sa bagong gawa na head mask cowling ng SSX200. Yan ko po siya ikakabit mamaya. So, natapos siya. 1 week ko siyang ginawa. So, pa-subscribe na lang, guys, para sa more on detail kung paano paggawa nito. Sige po.